Kumusta mga katropa? Laban na naman ang Golden State Warriors at Boston Celtics mamaya. At this time, game 3 sa home court naman ng Boston Celtics. Tabla ang serye sa pagitan nila, kaya naman kaabang-abang ang magiging resulta ng kanilang magiging laban. So far ay maganda ang naging performance ni Steph Curry sa game 1 at game 2 na nakapag-average ng 31.5 points, 45% mula sa field at 45.5% naman mula sa 3. Subalit ang kanyang splash brother na si Klay Thompson ay patuloy pa rin sa pag-struggle sa kanyang mga tira. So far sa huling dalawang laban nila ay nakapag-average lamang ito ng 13 points per game, 30% mula sa field at 26.7% lamang mula sa 3. Pero hindi naman nababahala si Coach Steve Kerr dahil nangyari na naman ito sa kanya at si Klay nga daw ang tipo ng manlalaro na kayang mag-bounce back. Pero napansin din ni Coach Steve Kerr na ang pagiging over-aggressive ni Klay ang nagre-resulta para ipuwersa niya ang bawat tira nito na nagiging dahilan upang magmintis ang kanyang mga tira. Pero alam naman natin anytime na maaaring pumutok itong si Klay. Mangyayari kaya ito sa Game 3? Yan ang ating aabangan. Samantala, Gary Payton II muntik na palang iwan ang pagbabasketball. Ito ay isang bagay na inamin ni GP2 sa isa sa kanyang mga panayam. Ayon sa kanya ay mag-a-apply nga raw sana siya bilang video coordinator ng Golden State. Ito ay upang makapag-stay siya sa koponan at kung sakali nga daw na matapos na ang 10-day contract niya, ay baka sakaling muling mag-offer ng panibagong 10-day contract ang Warriors at least andun nga daw siya sa paligid lang para makuha ang oportunidad. Ganito ko gusto ni Gary Payton II na manatili sa Golden State Warriors. Kaya naman nung mabigyan nga siya ng isang full contract ay hindi naman niya binigo ang Warriors dahil nakapagambag siya ng average na 7.1 points, 3.5 rebounds at 1.4 steals sa 71 na appearances niya this season. And take note mga katropa, lahat ng yan ay career high niya. Malaki rin ang naiambag niya sa panalo ng Golden State noong Game 2 kung saan nakapagtala siya ng 7 points sa 25 minutes na paglalaro. At Draymond Green hindi aatras sa pisikalan kontra sa Boston Celtics. Ang Game 1 at Game 2 ay punong-puno ng mga pisikalan at mukhang kung sino ang angat sa depensa ay siya ang nananaig sa bawat laro. Ayon kay Green ay hindi nga daw siya matatahimik kung ang dahil ng kanilang ikakatalo sa NBA Finals ay ang kakulangan nila na sabayan ang pisikalan na ipinapakita ng Boston Celtics. Para kay Steve Kerr ay ayos lang naman na maging physical dahil ganoon naman daw talaga ang playoffs. Basta ang iwasan lang daw ni Draymond ay ang makipag-argumento sa mga opisyal. At sa tingin nga niya na so far ay impresibo ang mga ipinapakita ni Draymond sa laro. At para naman kay Marcus Smart ay nakahanda nga din daw silang tapatan ang physical na kayang ibigay nila Draymond. Lalo pa ngayon na ang laban ay sa kanilang teritoryo. Sa mga katropa natin dyan na bago pa lang sa ating channel, please don't forget to like and subscribe at mag-comment sa inyong mga masasabi sa video na ito. Maraming salamat po.